Hello guys, ito na naman si Juan Dilasag. At muli na namang gagawa ng eksperimento para sa inyo. Ang gagawin nating video ngayon ay susubukan natin kung gaano kalakas ba ang init na binibigay ng amplifier sa ating tweeter. Ang gagamitin nating tweeter ay eto siya. Ito yung gagamitin nating tweeter. Ayan, ito yung capacitor niya. Kasi nung binili itong tweeter na to, ito yung in-advise nila. Kasi Crown yung kanyang brand. Yan o, Crown siya. Tapos, yung tweeter ay yung capacitor, Crown din. Yan ang binigay nila. Pero advisable ba si capacitor na to para dito? Meron ba siguro mga dividing network, pero talaga nasusunog pa rin siya. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano pa kalakas yung init na binibigay ng ating capacitor dito sa voice coil. Lalo na kung nag-overdrive yung ating amplifier. Karamihan kasi hindi natin napapansin na nag-overdrive na pala siya. Lalo kung marami yung gamit natin na tumutunog na. Hindi natin alam kung may init na ba siya. Or sobrang lakas na. Yung iba, nasusunog na lang, tumitigil na lang siya. Ayan. Pero bago lahat, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan dito sa YouTube. At sinulat ko na naman. Unahin ko ang tropang gigil. Ayan, shoutout sa inyo mga katropang gigil. Ayan. Sina Hilda Bilab, Shay Angel, Alan React TV, John Marigasa, by Helen, Iya Mohal. Sino ba yung iba? Jeff Emma of Philippines. Siyempre yung ating bagong kaibigan na si Nemi Arubio. Ayan, bagong kaibigan natin. Ayan. At saka yung mga ibang kwan, nagpapa-shoutout na ating viewer. Si Mark Anthony Palugod, Herbert Melgar, Dr. Ping, Allen Iverson, Hagibis Vulcan, Lab28A, Ronnie Peralta, Jan Boren Mailig, Rose Tutan. Yan, shoutout sa'yo kaibigan. Yan. Sa YouTube talaga walang pinipili na edad. Basta kaya mo mag-share ng kalaman, huwag lang yung kabaluktutan. Si Juan Dilasag, hindi siya nag-share na hindi totoo. Lahat ng binibigay ko ditong idea, totoo siya. Yung nakaraan pala yung ginamit kong speaker na yon, kaya siya sabog kasi ginagamit kong microphone, malapit siya masyado. Malapit siya masyado. Tapos yung ginagamit nating camera, hindi siya auto-tune. Na kapag malapit, nag-a-adjust yung kanyang boses, pero hindi. Kaya umihingi ako ng pasensya sa mga viewer natin na medyo talaga ganon kasi malapit talaga. Yan, patuloy tayo. Gagamitin natin ay yung horn tweeter. Yan siya. Titingnan natin kung gaano kalakas yung init na binibigay ni amplifier na pinifilter down naman ng capacitor. Although eh, maganda talaga yung may capacitor kasi maganda yung kanyang kalansing. Pero gaano ba kalakas yung init or eto kasi kaya niyang i-amplify yung mga high frequency. Yung manipis na frequency kaya niyang pataasin. Yeah, medyo fatal sa kanya. Tingnan natin. Yan, subukan muna natin yung tunog niya na ganito lang. Yan lang siya. Subukan natin. Ayan siya, nakakabit. Tapos ang gagamitin natin para malaman natin kung gaano kalakas yung init niya. Yung ginawa natin noon na is, yung ginawa ko sa isang vlog ko noon, yung protector ng tweeter. Eto siya. Yung gusto makita yung design niya, yung diagram niya, balikan niyo yung vlog ko doon patungkol sa tweeter. Tweeter protector yatin. Punta niyo na lang yun kung ano yung design niya. Tinanggal ko yung bumbilya na nakalagay. Dati bumbilya na nakalagay dito. Para malaman natin kung gaano kalakas yung init na binibigay niya. Inilagay kong resistor ay nasa 2.2 ohms pala itong resistor. Tapos gamitan pa rin siya ng capacitor. Ayan, bukan natin. Pero dapat tatanggalin ko itong voice coil niya. Patutunugin natin siya na wala sa magnet.
Ibig sabihin, hindi siya tutugtog. Okay guys, tanggalin muna natin. Kung just in case nagdududa kayo sa performance ni yung ating bridging adapter, ayan. Ayan siya. Subukan nyo na lang yung design kasi hindi naman siya masyadong magastos na gawin eh. Sa mga scrap, pwede nyo nang gawin. Subukan nyo lang. Mas bagan tunog niya kasi pag gumamit kayo ng crossover. Pero ipalalabasin nyo lahat ng tunog sa isang speaker, natural lang talaga. Sasabog yung tunog niya pag nilakasan nyo. Sinubukan ko na yung, ano, yung 502, tapos ang drain knife niya ay nasa 18 inches. Malakas din. Ayan guys, ito yung kanyang voice coil. Tagalin natin. Ito yung voice coil niya. Ito ay nasa ang wattage niya ay yan o. Crown nasa 500 watts, 8 ohms. Yung ginamit ko noon na pinag-testing dito sa Twitter protector nasa 300 lang yata or 150 watts. Kaya medyo mahina. Kaya naghintay ako na dumating yung ating hiniram na Twitter. Yan. Buka natin. Maganda ang tunog niya, maganda yung kalansing niya gamit itong capacitor na to. Kahit yung capacitor na electric fan, maganda rin ang tunog niya. Kaya lang, maganda rin naman ang sunog niya. 10 watts po yung ginamit nating resistor na 2.2 ohms. Lagyan natin yung capacitor. Pag nilagyan natin ng capacitor, sabi nila hihina yung kuryente, pero hindi pala, tataas yan. Subukan natin para malaman, makita natin. Subihin natin para kahit paano makita. Yan. Tapos ilagay natin yung kanyang wire. Yan, shout out nga pala sa ating mga basher. Ganyan talaga. Kasi sa YouTube, di natin pwedeng hawakan yung isip ng mga tao. Di ko rin alam kung viewer talaga yung nag-comment ng ganon or vlogger din lang. Kasi kung viewer lang, di ganon ang comment niya. Yan, shout out na lang sa kaibigan. Kung sino ka man. Yan siya. Ngayon, susubukan natin siya. Ano kaya ilalagay natin itong ano? Mas maganda, tanggalin natin. Sandali, tanggalin natin muna. Ayan guys, tutuloy na natin. Ngayon, patutunogin natin siya. Ayan. Pa natin. Maingay pa rin pala talaga kasi nakalabas siya eh. Tagal naman yun. Ayan siya. Iwasan na mahawakan itong dalawa pag tumutugtog siya na malakas kasi masakit sa kamay. May kuryente siya. Tuloy natin. Ayan siya guys. Ayan. Sasakalin yan. Sasakalin niya yung signal na pupunta dito. Iwasan niya, masusunog yung ating voice coil. Mas the more naiinit itong resistor kaysa itong voice coil kahit nakalagay itong capacitor. Subukan natin. Lakasan natin. Naka-protect siya ngayon. Nakalaban yung ating protector. Okay. Mas maganda siguro ilagay natin yung cover. May ingay eh. Lakas ang ingay niya mamaya. Ngayon susubukan natin kung iinit ba ito or hindi. Yan. Taas muna natin yung kanyang protect. Subukan natin lakasan.
Ayan guys, naka-overdrive na yan. Halos hindi. Malakas na siya talaga. Ayan, pangit na yung tunog niya. Susubukan lang natin siya na mag-overdrive. Ayan o. Kunyari, nag-overdrive na siya. Ayan siya, may init na. Lakasan pa natin. Ayan guys, umuusok na siya. Ayan yung wire niya guys. Ito yung wire niya. Wire niya. Ayan. Tapos yung wire na ito papunta sa ampli. Nakadaan pa sa capacitor. Ayan guys. Yan. Meron pa siyang capacitor. Paano kaya kung wala tong protector? At directly na capacitor yung ginamit natin. Wala na siya ano. Wala na siyang protector. Sa tugtog na yun, sigurado sunog na yung tweeter natin. O sige, hindi natin ano, hindi natin siya nilalagyan ng, or hindi natin siya ino-overdrive. Kinokontrol natin. Ang problema ngayon, kung minsan, hindi tayo nag-ooperate sa ating mga sound system. Hindi tayo nag-ooperate sa ating mga gamit. Kung minsan, ginagamit ng iba. Ang iba kasi, ang alam ng nila, tutunog lang. Hindi nila alam kung hindi na ba kaya ng tweeter, hindi na kaya ng amplifier, hindi na kaya ng speaker. Basta tutunog lang yung balak nila. Paano kung wala siyang protector? Unang natitigbak talaga, unang nasusunog talaga, yung voice coil ng ating tweeter. Ayan. Alatado, uminit din yung ating transistor, tsaka yung mga diode niya. Uminit din. Meron talagang nahirapan talaga, nasunog talaga. Or uminit talaga yung ating protector or yung kanyang resistor. Sinasakal kasi nito sa tuwing malakas yung signal pumapasok dun sa tweeter. Ngayon, aray ko, pumunta sa pako yung nahulog na plastic. Yan. Tingnan naman natin ngayon ano, yung tweeter kung sunog ba or hindi. Ayan siya. Ayan siya guys. Hindi siya na ano. Hindi siya sunog. Walang nangyari sa kanya. Ayan. Susubukan naman natin siya ngayon patugtugin. Hahawakan natin to kung makakapasok ba o hindi. Hindi natin lalagay sa magnet. Ayan. Tumigil siyang tumunog kanina or mahina yung tunog niya kanina. Noon pala, naputol na pala yung kanyang wire sa loob, yung resistor. Subukan natin yung dugtong. Kasi ganyan siya, oh. Ayun yung tumunog kanina. Kasi uminit kanina, eh. Aray ko. Ano yun? Yan, uminit siya kanina. Ayun siya, oh. Mahirap makuryente. Malakas konti, eh. Ano pala, nasunog. Ngayon, dudugtong natin siya. Tingnan natin kung paano siya iinit. Ayan siya guys, dinugtong ko na lang siya. Ayan o. Dinugtong ko na lang yung kanyang wire. Kasi sa sobrang lakas kanina, nasunog siya, naputol. Ayan. Subukan natin ulit.
Ayan guys, naputol na naman siya. Nasunog ulit. Naputol. Ayan, ganyan siya pag ano. Paano na kung wala tayong ginamit na protector at capacitor lang ginamit natin, ilagay natin. Ulitin natin, ilagay. Ay, sa bumabago siya. Ngayon naman, titingnan natin yung kanyang voice coil kung mainit ba o hindi. Ayan guys. Hihipuin natin siya kung mainit o hindi. Wala. Ni konti wala. Wala. Kahit na halos nasusunog na siya. Yan o. Wala, hindi siya uminit. Kahit konti wala. Putol na naman yata. Tumutunog siya talaga. Ang tumutunog ngayon ay yung kapasitor. Yan yung tunog niya. Yan siya, bumabaga na naman siya. Op, nasunog na naman siya. Ayan. Ayan o, bumabaga na siya. Control lang natin. Ayan siya guys. Eto hindi pa nasusunog. Tingnan natin kung umiinit ba talaga yung resistor or hindi. Ayan siya guys. Ayan. Sumindi na siya. Ayan. Pero kumusta natin yung transistor niya? Okay lang. Hindi siya mainit. Yung diode, hindi na mainit. Ang talaga umiinit lang talaga yung kanyang resistor. Hindi siya umiinit. Tingnan natin kung gumagana or hindi ito kanyang voice coil. Yan. Subukan natin. Ayan guys. Ayan guys, nasa sa inyo na kung ang gamitin nyo ay yung capacitor lang. Alam naman natin na kung minsan yung amplifier natin, hindi kung minsan tayo nag-ooperate. Hindi tayong nagpapatugtog kumbaga. Kung minsan, kung sino-sino lang na nagpapalakas, papahina. Kung minsan, alam lang nila ay tumutugtog. Hindi nila alam kung minsan fatal na pala sa ating tweeter. Ang tweeter kung minsan, yan ang pinakamadaling masira sa ating mga speaker. Ayan, kung bago ka lang dito sa channel ni Juan de la Sang, or kaya naman, matagal ka nang nanonood kay Juan de la Sang, pero hindi mo pa pinipindot yung subscribe button na yan. Aba, pindutin mo na yan, syempre. Tsaka yung notification bell. Pakilike na rin po tong video ni Juan de la Sang. Pakishare na lang po, parang awa nyo na po. Pakishare nyo na lang po. Mag-comment na lang po kayo sa baba patungkol sa diagram ni protector natin sa Twitter. Yan, kita-kita na lang tayo ulit sa next video. Paalam mula, pansamantala.